Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, nanganib ang lahat, nagsalita na si Domingo kay Duterte. Matinding binitawan na salita, kinatatakutan na. At yun, play na natin kung ang lalaman nito. Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa social media. General Narciso Domingo nagsalita na. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, sa pagdinig sa Senado patungkol sa 6.7 billion buybust operation, isiniwalat na lahat ni dating PDIG Director Narciso Domingo ang lahat ng kanyang mga nalalaman sa kontrobersya na 990 kilo na bawal na gamot na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos raid noong October sa nakaraang taon. Nagsimula umano ito sa lahat ng mahulihan ng 2,000 kilong bawal na gamot si Police Master Sergeant Mayo Jr. Pag-aresto pa lang, meron na daw paglabag sa bata. Sa report na ipinasa ng PDIG kay Nooy PLP Chief Nordolpo Asurin Jr., intentional na hindi isinama sa listahan ang nahuling suspect na si Mayo. Utos daw ito ni PDIG SOU4 Colonel Ulunan at PDIG NCR Colonel Arnolfo Ibanez. Giit kasi nila si Mayo para maituro ang isa pang bodega umano ng bawal na gamot. Ipinaalam na ni General Domingo kay General Asurin ang nangyari at nagbigay ito ng go signal para i-raid ang naturang bodega. Target nila ang isang Judel Francisco na membro ng Koratong Baleleng o Samis Group. Pero tila na magkatunog daw ang PNP chief, pinatigil niya ang operasyon. Unahin daw ang kaligtasan ni Mayo dahil baka maglinis daw ng dumi si Colonel Ibanez at baka patayin si Mayo. Ngunit may mas nakakagulat ayon kay Domingo. Dapat malaman kung sino ang mga boss nila Gonzales at Ibanez para matukoy ang mga nasa likod ng mga sindikato na bawal na gamot sa hanay ng ating kapulisan. Nang tinanong ni Senator Bong Revilla si Domingo kung sino ang tinutukoy niya, sagot ni Domingo kung sino ang nagkuha sa kanila at dinala sa PDIG at nagrekomenda sa kanila. Samantala, susungko na paaming mga patrolman na nakulong sa Senado ay hindi pala kasali sa pag-aresto kay Mayo. At ang team ng IFLD at si Susongko ang nakahuli kay Mayo. Anya ng senador kay Susongko, hindi ka na naawa sa mga tauhan mo, dinadamay mo pa na walang kasalanan. Nang lumabas ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, lahat tila drug lord dahil may alam silang lahat. Kaso ito ang napag-alamang gumawa sila ng paraan para di sana ito makaabot sa publiko. Kaya mangyari, nagtatabunan, kaya nagkakoproblema, ito ay naglaglagan. Ipapatupad ang parusang kamatayan dahil kung hindi mabigat na parusa ay hindi matatakot at patuloy pa rin ang bintahan ng droga. Death penalty urgent. Sa discernment ko, nandyan lang po ang handler ni Mike Siza, nagawa lang sila ng full guy para mapalayo ang issue. Parusang kamatayan para sa mga drug lord at drug syndicate tulad ng batas Indonesia in terms of prohibited drugs. It's about time para baguhin ang batas kontra droga. And go! We'll settle bago tayo mag-adjourn. That is why I hope, against hope siguro, that the truth shall come out at the end of this hearing. Again, I am reminding you, wala na mas magandang kuha nito advice na ibigay ko sa inyo is that the truth shall set you free. Kung magsabi ka ng totoo. So, before, after our adjournment, last hearing, lumapit sa akin si General Domingo. Siguro na konsensya sa pagluhod ko dito. At nagsabi na, sir, next hearing, I will divulge everything. And, alam ko pa naman na hindi naman ganoon ka dumi ang puso ninyo.
alam ko may mga kwala kayo, may mga you are just holding your punches because at least somehow ayaw pa rin ninyo talagang totally masira yung dapat hindi masisira. Mm-hmm. Kaya kayo'y nag-hold ng punches ninyo. I've been commander before. Alam ko na naintindihan ko yung feeling ninyo. Naintindihan ko yung feeling ninyo kapag ang tao natin may nagawang kamalian. Mm-hmm. As much as possible, kung kaya nating maariglo at hindi lalaki yung problema, gagawin natin yan. Because aside from the accomplishment of the mission of the commander is to seek for the welfare of his men. Mm-hmm. Kaya gano'n na lang naintindihan ko yung hindi to maintindihan sa hindi nagiging commander. Pero ako'y naging commander din ng lahat ng units na dadaanan ko as commander. Gano'n rin yung aking kwanglon. Kasi alam ko, itong mga tao na ito rin magpapakamatay para sa akin eh. Mm-hmm. Ito rin mga tao na ito ang nagbibigay ng accomplishment sa akin. At itong mga tao na ito, pag nagkamali, kung hindi man masyadong malaking pagkakamali at kayang maayos, aayusin natin ito. Pero pag ang pagkakamali ay umabot na sa isang tuniladang shabo, I think dyan na naguguluhan ang ulo ni General Domingo. So siguro, finally, General Domingo, I want to hear from you. Please, you have the floor. Pakinggan ka namin. Go ahead. Good morning, Mr. Chair in Honors. Since this committee had already assured that this investigation is not covered by any court jurisdiction or any other agencies, may I now present everything I know on the 990 case. Noong una po ay talagang pinoprotektahan namin sir ang 990 case sa hangarin pong never makawala si Mayo. Mm-hmm. Sa pinag-ingatan niyang mahigit isang tuniladang Cebu. Mm-hmm. Mr. Chair, excuse me, if I may but yes, Senator Jinggoy. General Domingo, sasabihin mo na ba lahat ang katotohanan? Yes, Your Honor. Bakit ngayon lang? Initially, Your Honor, talagang pinaprotektahan natin yung 990 case na hindi sana ma-dismiss. Ano po? Hindi mapiktuhan yung 990 case na nakapile sa korte po. Okay. Sige. We understand your predicament. Ako, naging commander rin ako. Yes, sir. Alam ko yung feeling mo. So, we are giving you the chance to finally settle all the issues that were left hanging during our previous hearings. Mr. Chair, Honors, may dalawang party po ang aking paglalaad. Una sa 990 kilos ng shabu. Mm-hmm. At pangalawa sa 42 kilos shabu. Mm-hmm. Pilferage. Here under is the chronology of events as well as actions taken by me first on the 990 kilos. October 8, 2022, 1:15 p.m. Nakatanggap po ako ng tawag mula sa aking chief Special Operations 4A, ulis sa Colonel Julian Ulunan, na nagsasabing may nahuli silang pulis, pidig, at nakarecover ng 2 kilos ng shabu. 2 kilo po, Your Honors, sa mga alauna pa lang ng hapon, Your Honors, nahuli na po si Mayo. Mm-hmm. Dito po nagsimula ang lahat, ang pinakaunang procedural lapse kasi ang nakasaad sa batas ay kung saan nahuli ang ay doon na rin i-inventaryo kasama ang mga witnesses. Hindi po ginawa ng operating team yun. Mm-hmm. Pero baka po pwede tingnan din ang committee ito dahil kung sumunod sa nakasulat sa batas yung operating team, hanggang doon lang po sana ang istorya na to na may pulis na nahulihan ng 2 kilong shabu. Mm-hmm. At di na po nahuli yung 990 kilos. Mm-hmm. 1:23 p.m. nagpadala po ako ng mensahe sa noon ay Deputy Chief PNP for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Good PM sir, for info, we just bypassed 2 kilos of shabu. Mm-hmm. Involving 1 PDIC personnel. We will be filing appropriate charges if he will not cooperate and point his source for follow-up operations. Mm-hmm. Mr. Chair, Your Honors, nabanggit po sa naunang mga pagdinig. Ang anti-drug operations po ay talagang hindi transactional, kakaiba po sa ibang krimen. Ang nangyari po talaga sa field, ay di po humihinto ang operation. Pag may nahuli alimbawa na buntot ng sindikato, hinahanap po kagad natin ang koneksyon niya sa ulo. Sa halip na ipaalam kagad sa buong mundo na may nahuling buntot. Uh-huh.
2:37 PM, nagpadala po ako ng mensahe sa dating Chief PNP, General Asorin, at sa kanyang command group. Base sa report ng Chief SOU-4A, we just located, sir, more or less 500 kilos of shabu. I am proceeding to the area po, sir. Dito po nangyari ang pangalawang violation, ang pilferage. Nagnakaw po ng shabu ang operating team sa pangunguna ni Lieutenant Susungko, kasama ang team niya sa IPLD. Mabuti na lang po, Your Honors, wala ako doon nung nangyari ang pilferage. Baka nakabaril pa ako ng sarili kong tao. At ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Let's comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang i-like, share, subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. At yun na nga mga kabalita natin na kung saan ito nga si Domingo ay nagtapat nga dito sa Senado, na kung saan ay talagang lumapit siya kay General Bato upang sabihin nga yung mga nalalaman niya. At ito mga kabalita natin na kung saan ganito ang ginagawang pagmamanipula, no, sa napakalaking droga na yan mga kabalita natin. At ito, at dyan ay nilahad nga ni Domingo yung kanyang mga nalalaman na talagang dito ay isiniwalat niya yung katotohanan, no, yung mga laman nga ng pagre-raid dyan, no, yung naging lakad nga dyan sa paghuli nga kay Mayo, mga kabalita natin, na kung saan talagang yung mga illegal na droga talagang inaalam muna kung sino talagang may ari o sino yung humahawak, mga kabalita natin, bago ipaalam sa mga kinaukulan nga, mga kabalita natin, na kung saan dito nagaganap yung pangungulimbat nga ng mga nahuhuling droga, mga kabalita natin, lalong-lalo na to, yung napakalaking droga na to, na kung saan ganyan yung mga ginagawa nga ng mga pulis. At eto, no, si General Domingo talagang naglahad ng kanyang nalalaman. Kung saan naabot pa nga sa punto na baka makabaril pa nga daw siya ng tauhan niya, mga kabalita natin. Yan yung mga ilang paglalahad dito nga sa Senado ni General Domingo nga, mga kabalita natin, na kung saan dito nga nilahad niya yung kanyang nalalaman dyan, mga kabalita natin. At yun lamang mga kabalita natin, no? Kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa Banat Kapanig TV, subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB, hanggang sa muli natin magkikita mga kabalita.